which by canon law, diocesan statutes, and approved customs are declared elect to your office, whether in spiritual or temporal matters. We require you to make the profession of faith before Monsignor Roberto Guzman, the Vicar General of our diocese, whom we also commission to install you in your parish, which you will take possession on October 3, 2013. Given the Bishop's Office, Dambakan Road at Bicolo City, this 11th day of September 2013. Signed, Gabriel de Reyes, D.D., Bishop of Antipolo. Palakpakan po natin sa Reverendo Monsignor Pedro si Cañonero, ang ating bagong pura ako. Pagpapahayag ng pananampalataya ng bagong ura tao. Ako si Reverend Monsignor Pedro C. Cañonero, isumasampalataya at nagpapahayag na may matibay na pananalig sa lahat at inateklay ng tanda ng pananampalataya na sumasampalataya ako sa isang Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, ng lahat ng nakikita at di nakikita. Sumasampalataya ako sa isang Panginoong Jesucristo, untong nanaan Diyos. Sumila sa Ama bago pa nagkapanahon. Diyos buwan sa Diyos, liwanag buwan sa liwanag. Diyos sa totoo, buwan sa Diyos sa totoo. Sumilang at hindi ginawa. Kaysa ng Ama sa pag-Diyos at sa pamamagitan niya ay ginawa ang lahat. Dahil sa ating bawang mga tao at dahil sa ating kaligtasan, siya ay nanao sa kalangitan. Nagkatawang tao siya ng Lamang Espiritu Santo kay Maria Birhen at naging tao. Tinapos sa krus dahil sa atin. Nagpakasakit dahil sa atin, Poncio Pilato, namatay at inilibing. Muli siyang nabuhay sa ganong araw ayon sa banal na kasulatan. Makiyas siya sa kalangitan, tumunglong sa kanan na Amang may kapal. Paririto siya muli ng may dakilang kapangyarihan, panghukuman ang mga buhay at patay. Sumasampalataya ako sa Espiritu Santo, Panginoon at nagbibigay buhay na nanggagaling sa Ama at sa Anak. Sinasamba siya at pinararangalan kaysa na Ama at Anak. Nagsalita siya sa pamagitan ng propeta. Sumasampalataya ako sa isang simbang katolika at apostolika, gayon din sa isang biyag, sa kapagpapatawa ng kasalanan, at inihintay ko ang muli pagkabuhay ng namamatay at ang buhay na walang hanggan. Amen. Matibay ko rin tinatanggap at niyayakap sa diwang ipinahayag ng simbahan ang lahat ng tinakdaan simbahan sa isang formal na pinag-ibay at ininahan ng kapangyarihan ito magturo ng sunod sa aral ng pananampalataya at moralidad, lalo na sa mga bagay na may kaugnayan sa misteryo ng banal na simbahan ni Kristo. Ang mga sakramento nito, ang pagdiriwang ng misa, at ang katasasang kapangyarihan ng Santo Papa sa Roma. Ipinangako ko ito bilang aking sumpa. Tulungan nawa ko ng Diyos at ng banal na Ebanghelyo itong hawak ng aking mga kamay. Ngayon naman po ay ang pagsasariwa ng pangako sa pagkapali.
Minamahal na anak, Monsignor Peter, bago patuluyang italaga. Muli-muli hayag sa harap ng sambayan ng Kristiyano ang iyong malayang pagnanasang magsabalikan ng atas ng pagkapali. Nakahanda ka pa sa tulong ng Espiritu Santo na isagawa ng buong katapatan ang atas ng pagkapari kaysa ng obispo na mangangalaga sa angkan ng amang may kapal sa patnubay ng Espiritu Santo. Opo, nakahanda po. Nakahanda ka ba na mag-iriwang ng mga sakramento ni Kristo ng tapat at kaapit-apit upang maialay sa amang may kapal ang pagsamba at kapurihan at upang maipagkaloob sa kanyang sambayanan ng kanyang buhay at kabanalan ayon sa tradisyon ng simbahan? Opo, nakahanda po. Nakahanda ka ba na mag-aral ng salita ng Diyos ng mahusay at maala sa pamamagitan ng pagpapahayag ng mabuting balita at pagpapaliwanag sa pananampalataya ng simbahan? Opo, nakahanda po. Nakahanda ka ba na tumulad araw-araw kay Hesukristo na naghain ang kanyang sarili ukol sa ating kapakanan sa pamamagitan ng iyong pakikiisa sa kanyang gawaing iligtas ang lahat? Opo, nakahanda po ako sa tulong ng Diyos. Nangangako ka ba sa obispo sa kanyang magiging kahalili na ikaw ay magiging magalang at masunurin? Opo, nangangako po. Ginawa ng Diyos ng kaganapan ang gawain ito na kanyang sinimulan. Ngayon naman po ay masasaksihan natin ang pagtatala ng mga pirma ng obispo bago purong kaupo at isang sasa. We've seen this journey.